So, good morning guys. Good afternoon pala, medyo tanghali na dito. So, matagal-tagal na din ako hindi nakapag-upload ng aking niluno ko. Nabisi ako dito sa aking alaga, emoji, sa aking punta. So, nabisi tayo kapag-upload ng video. And then, medyo wala ako sa magpag-upload ko kasi so guys, ngayon ano na to, nakikita ko magdito ng chicken curry. Chicken curry, typical na luto ng Pilipino. Pero, kung ito siya ang magluloko, lalagay ako ng mga three. Hindi yung regular na luto. Siyempre, mag-experiment tayo ng ibang lasa, guys, sa mga mahilig magluto, kung gusto nyo matuto ng magluto ng ibang klaseng putahe, watch lang nyo yung video ko. Then, may makuha kayong tips at saka kalaman sa pagluluto. So, bago ako magsimula, shout out muna dyan sa aking mga kaibigan, mga vlogger, sa Saudi, Abi. Huling, hindi ko siya nakikita magluto pero puro mukbang lang siya. Kay Nilo, kay Tennis naman, si Lisa, kay Spain, hindi mo magkape. So guys, mag-start tayo magluto kasi habang-haba ang aking sasabi. So ito ang aking mga ingredients sa pagluluto ng aking chicken curry. So of course, meron tayong chicken na fillet. Sa chicken curry, pwede mag-fillet, pwede yung buong manok. Depende sa gusto nyo. So chicken fillet, ginaya ko ng cubes. Meron ako ng sile, sula, paprika. Meron akong young corn na ginayat ko din ng cubes. And meron tayong bamboo shoot, labong, kung sa sakaro. At ang pinaka-importante para sa akin, sa nagluluto kasi ako, ng chicken curry, mas gusto ko nito meron chestnut. So alam niyo yung chestnut, nabibigyan sa mga retail store. At pakakarap niyan, para sa sintama kapag hindi malutong siya, para siyang tinkamat, pwede nyo kainin siya ng lahat. Masalap yan. Then of course, meron tayong bawang, isang malaking sibuyas, meron akong dalawang lata ng gata, of course, meron tayong paminta, then meron tayong salt. Okay? So, pag lumuto ng chicken curry, kailangan mo ng curry powder. So, curry powder. Then, meron ako paprika na powder. Meron ako kurkuma. And then, magali tayo ng red curry paste. Kasi, masarap siya. So, yun lang ating kasi tayo magluto, pinainit ko na yung mantika. Bahati natin po ng ating camera. Bahati natin dyan. So, paano makikita natin? Ayan, makikita naman pala. So, guys, eto. Pinainit ko na yung ating mantika. So, bahati natin, syempre, medyo malamig pa. Unahin natin, syempre ilalagay ang isusuki natin muna ang bawang. Ilalagay natin syempre
Masarap kasi yung bawang medyo naga bra ng konti kasi yung lasa ng niluluto natin talagang masarap. So yun na yung bawang. Para yung kumain niya talagang taglip lang to, siguro 10 minutes na to. So Kuchi, huwag ka magulo. So itong aking apo, kung kahit saan ako pumunta, nakasulog siya. Kuchi, no? Okay. So? Muchi. Gulo mo muchi eh. So lagyan natin ang sibuyas. Yan ang ating unahin lagi pag nagluluto. Ito lang natin ang sibuyas. At bawang. So, lasutin na natin ang sibuyas at bawang. Susunod natin ay itong ating curry powder. Kasi ang importante sa pagluluto ng chicken curry, kailangan mo lulutuin ang curry sa mangkita para pag nag-melt siya, yung lasa ng curry talagang pasok sa loob ng inyong niluluto. Hindi maganda maglalagay kayo ng curry na yung powder ay hindi luto. Pero wag nyo, kung hindi kailangan magtagal kasi masusunog yan. Kapag maturong lang sa mantika, kasama yung sibuyas at bawang. So, kita ninyo na melt na siya kasi mainit na mantika natin. Pwede natin ilagay ang ating chicken. Yan. Ngayon, kailangan natin siyang isuke sa chicken. Sa chicken, sa curry, sibuyas at bawang. Yan. Para yung curry pumasok sa chicken. Yan. So, now, pwede na natin siyang lagyan ng konting paminta. 1 tablespoon ng pepper. Then, 1 tablespoon. Maliit lang, magsarin ka ng salt. Kung hindi na ako magsusot at kasi, so, kasi lang natin. So, lagyan ka ng konting oil para hindi siya masikip. Pause lang natin sandali guys. So guys, medyo half cook na itong ating chicken. Kita naman ninyo, madilaw na siya. So, unahin natin ilagay yung labong. Ito, itong labong. Yung bamboo shoot kasi medyo matigas siya. Kailangan una siyang lutuin. Kung alin yung matigas, yun ang una natin ilalagay. So, ilagay natin lang chicken sa ating kawali sa isang tabi. So, sa kabilang tabi, andito yung ating labon. So, susilin natin yung sa kabilang tabi. So, nahulog, kaya. So, ganun lang. Susilin natin siya na nakahiwala yung chicken. So, naglagay na tayo kanina ng asit paminto. So, ilagay ang paprika. Sisirin ko lang. Isang sisirin ko lang naman ito. Sa kabilang tabi lang para maluto mo siya ng
bisa bagus. Kasi pag pinagsabay-sabay mo luto ng gulay, ang mga gulay kasi hindi pare-pareho ng texture na rin. Mas matagal siyang maluto, may mas madaling maluto. Siyempre, lagi natin unahin sa pagluluto yung mga gulay na may, may time sa para siya maluto. Huwag natin pagsasabay-sabay. Kusitin lang natin siya. Ay maglalayo ang ating chicken, hindi maduduhulog yan. Kasi half-cook pa din lang siya. So, ganyan lang siya. So, hintay lang natin siya medyo maluto. Pero mas gusto ko sa chili talaga yung pag kinain mo maluto. So, mix-bili natin siya. Kasama ng labong at chicken. Okay. Ayun, magsasabay-sabay ng luto lang. Okay. So guys, ito na. Pwede natin ilagay ang ating young corn. So, lagay na natin. So, ang young corn naman, pwede mo siyang kainin ng hilaw. Inilalagay mo sa salad, pwede sa salad. So, hindi siya kailangan talagang lutuin ng lutong-luto. So, pwede na natin siyang i-mix. Okay, guys. So, guys, susunod natin yung chestnut. Yung chestnut, kahit magtagal siya sa luto, hindi siya nagudulog. Kasi malutong siya. Pwede rin siya sa salad. Malamis-lamis, masarap siya. So, pwede natin siya ilagay. Dami nyo naman sa mga batang nito. So, okay. Pwede tayo maglagay na konting paprika. Mga isang tablespoon na yung kutsarita. Little, yung maliit lang tablespoon. Yun, pwede na yun. Okay na yun. Then, maglagay tayo ng 1 tablespoon ng ano, ng kurkuma. Ano lang, liit lang ng tablespoon. Yung pangkape natin. Yan. Okay na yun. So guys, mix lang natin siya. So wala pang lasa yan. Maglagay lang sa kanina ng kaunti na asip paminta. So ngayon, habang kumutulo, maglagay tayo ng isang munang gata. Isang munang so, habang nag-aantay tayong kumulo siya, pwede na natin ilagay yung ating curry paste. Ito yung curry paste, ha? Kung bibili kayo at maglalagay kayo ng curry paste, titingnan muna ninyo kung yung curry paste ninyo ay yung normal lang siya o yung may maanghang. Itong nakuha ko, medyo ano to, medyo maanghang. Hindi naman masyado maanghang, pero meron siya, may kaga. So, tatangkahin natin ang paglalagay. Hindi natin kailangan biglain kasi hindi naman maganda yung sobrang hanghang. Kasi pag sobrang hanghang, almorana ang ating makukuha. So, tinawid lang natin siya dyan.
natin siya habang nagtutuloy natin. Guys, pwede natin siyang tikman. Ako pag tumitikim, gumagamit ng kutsara o kahit ano. Dadaw-daw ko lang yung daliri ko. Malinis ko lang. Hindi siya masyado na siguro ubusin ko na itong isang plastic ito. Ubusin natin yung daliri. So kung mapapansin nyo, yung ating mga labong, mga sili, medyo matigas pa rin siya. Kasi hindi natin pinagsabay-sabay yung luto ng gulay. So pag hindi sabay-sabay ang luto ng gulay, unahin yung medyo matigas, ang pinakahuli yung mas madaling maluto. So habang nagluluto kayo, ang nangyayari sa niluluto ng gulay, sabay-sabay siyang maluluto ng tama lang yung pagkakaluto. Kasi pag pinagsabay-sabay nyo yung gulay, maaari yung mas matigas ay matigas at yung malambot ay sumabay naman ang lambot. So hindi tama yung texture ng ating luto. Okay. So, titikman ko kung may yun. Okay na. Kumakagat na yung kanyang anghang. Hindi siya masyado manghang, normal lang. Ayan. So guys, maglalagay ako ng konti pang paminta. Konti lang, 1/4 ng kutsarita doon. Mga kalahating kutsarita natin. Medyo hindi mas kailangan maalat kasi maglalagay pa tayo ng ano. Kailangan yung kanyang yung kanyang timpla medyo mag-aas-aas yung kaunti kasi maglalagay pa tayo ng isang gata. So, eto. Ayun, katalo. So, guys, pagkatapos nyan, pwede tayo maglagay ng ano, isang chicken bouillon. Mas nakakadagdag din ang lasa. So, ang ginagawa ko, dinudurog ko yan kamay para equal yung kanyang ano natin dyan. So, lagi lang malinis yung kamay natin pag nagluluto, walang problema. So, basa din yung kamay. So, eto na. So guys, pwede na natin ilagay yung pangalawang kata. Kapalaw dyan. Oh, basa na naman, isyak na batang. Gusto ko kasi pag nagluluto ako, medyo marami yung sabaw. Kasi masarap yung maraming sabaw pag kumakain ka, nakakapagganang kumain.
kahapon, kahapon nga ba, may bisita ko kahapon. Bisita ko si Roscat at saka si Kamote. Shoutout nga pala, Kamote. Nagluto kasi ako ng sinigang na baboy. Isak, hindi pa nga sila nagtatanghalian nun. So, nagustuhan naman nila yung luto kong sinigang kasi maating talaga. Then, nagluto ako ng tatlong gatang na bigas sa rice cooker ko, isang rice cooker. Tipin mo nyo, naubos yun ni Roscat at ni Kamote. Naubos nila yun. Pati yung baho kong tira pala, naubos pa rin. So, sabi nila, nagusto nila yung sinigang. Ay, normal lang yung sinigang yun. Kasi dito sa ibang bansa, bihira tayo magluto ng ating luto ng Pilipino. Lalo na ako, bihira ako magluto ng luto ng Pinoy. So, hindi ako masyado sa... Okay guys, so itman uli lang natin. Oh my god. Pag ginawa nyo to, itong chicken curry, sinunod lang nyo yung nilagay ko. Lahat ng ingredients na sinabi ko, try nyo yung lutuin. Kayo na ang magsabi. Then guys, ito na last na to. Pag nagluluto kayo ng medyo maanghang, depende sa inyo. Pero ako, basta ako nagluto ng medyo manghang, kailangan natin ng pambalance ng ating panlasa. So, meron akong natin ng honey. Kung walang honey, pwede naman yung tapos na mga dalawang cubes ng sugar. Kahit na may sugar, kasi sila. Pambalance yan ng lalo na yung honey, magkaka. Para lang mabalance yung ating panlasa. At mas masarap ang luto. So, pakukunin natin to. Pagkakunin nito normally, tapos na tayo. Ito ang gusto ko sa chicken dahil. Masabaw. Pero habang niluluto yan, magre-reduce yan kasi yung kaka magre-reduce yan. So, check natin muna ang ating mga gulay. So, check natin itong labong ng ating bambu. Sakto. Ganyan sige. Ayaw ko kasi ng gulay yung nakaka. Kailangan yung crunchy. Okay. Ako. So guys, ito ang aking style ng pagluluto ng chicken curry. Pwede nyo gayahin ng maano nyo kung anong lasa. Hindi siya ordinary chicken curry na yung typical. Medyo may mga twist. So okay, so kung mahilig magluto dyan, pwede ninyo lutuin siya. So, pagtapos na yan, luto na siya. Pwede din yun lahat dyan sa ibabaw siya ng spring onion, yung kulay green. Gagawin nyo siya ng pino. Then, isatating lang nyo sa ibabaw kung isa-serve nyo yung pagkain. So guys, patayin ko na ito. Ito na ito. And then, titikman lang natin. Bumukbang natin yung ating niluto. Ganang kanin kasi kakakain ko lang. Para lang nagasahan ko kung ano yung ating niluto. Eto na. Bibigyan natin ng ng reaction yung luto natin. Kung anong lasa. Okay. Eto na. Ito. Mahilig magbukbang. Huling. Alam mo, ikaw lang mahilig magbukbang, ha? So, ito yung ating chicken curry. Ito yung chicken. Napakalambot.
Subukan nyo din guys na magluto kayo na meron nitong ano, chestnut. Napakasarap, napakasarap. Pwede nyo kainin siya ng hilaw, pwede nyo ilagay sa salad. Pero sa akin, the best ko. Malagang. Then, yung ating young corn. Kumakagat yung ano yung kanyang anghang. Hindi siya masyadong anghang, pero mararamdaman niyo. Ubusin ko lang ito, kaya lang din yung isang video ko. Muti. Ito. Muti hindi pwede. Kasi alam ko, paminsan-minsan mga nagluluto rin kayo, nakikita ko sa mga video nyo. Mga nagluluto rin kayo, so alam ko, mahilig din kayo magluto. Sana may matutunan kayo. Ang nagluto ko. So guys, ubusin ko lang ito, and then see you sa next video ko. Hindi pa rin kung kailan kasi medyo kinabad ako magluluto. Matagal kasi ako nakistak sa kabahat, sa alaga ng aso. So, I hope you like the video. So, mga hindi pa rin kasi subscribe, please. Subscribe. And just follow me on YouTube. And shout out pala kay Maylin sa pamangkin ko sa kay Maylin Kitchen. Congrats, nakanggap mo na yung ano yung inaantay mong pin code, inabot ka ka ng 6,000. Pero at least nasa yun na, so masaya ka na. Kera na lang ang kailangan mo. So guys, good luck sa inyo lahat.